Sobrang tigas niya, frozen siya, pero ayan o, matigas. Matigas siya. As in, frozen talaga siya, o. Pero, nag-isa-isa siya. Pwede mo siyang kunin isa-isa. Hindi siya nagdikit-dikit. So, ganun lang yung sekreto para maghiwalay-hiwalay siya. Ayan. Ating box. Paano mag-preserve ng ating hipon para hindi siya magdikit-dikit? So, lagyan natin ng tag-isang teaspoon lang yung sugar. 1 teaspoon bawat boxes. Ayan. Lagyan natin ng sugar. Pagkatapos, sarado natin. Then, ayan. Tapos, pagkatapos natin isarado, kasi may sugar na siya, isi-shake lang natin. Ay, sorry. Hindi ko masyadong na-close. So, isi-shake natin hanggang sa mag-mix yung sugar. Wala! Oh my goodness! Ngayon, okay na siya. So, na-mix na natin ng maayos. Ayan. So, i-ano na natin. I-freezer na natin ang ating tapos yan mo freezer na natin, tapos ipapakita ko sa inyo na ito ay pag nilagyan mo ng konting sugar ay pag na-frozen siya, hindi siya mag dikit-dikit, siya ay hiwalay-hiwalay, so mas ma-easy mong i-remove ang bawat isa nito kung may konting sugar before mo i-frozen. So, wait tayo ng 24 hours or mamayang hapon. Check natin kung frozen na. So, ipapakita ko sa inyo. Okay. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo na ito, na-frozen na. So, nakalimutan ko kahapon. Ngayon natin ipapakita. Bali, 2 days na siyang na-frozen. So, 2 days na ang process. So, ito, mas mabilis na siyang, ganito siya. Pag nilagyan mo kasi ng konting, sugar, before i-frozen yung, fresh na hipon, ganito lang siya, guys. Sobrang tigas niya, frozen siya, pero ayan o, matigas. Matigas siya, as in, frozen talaga siya, o. Pero, nag-isa-isa siya, pwede mo siyang kunin isa-isa. Hindi siya nagdikit-dikit, so ganun lang yung sekreto para maghiwalay-hiwalay siya. Ayan, at buksan natin yung isa. Sa natin yung isa. Ayan, ganun din siya. Ayan. Mas ma-easy siyang i-remove isa-isa pag bago mo i-frozen, may konti siyang sugar. Kunting-kunti lang. 1 teaspoon. Okay, yan lang guys. Salamat sa panonood. Bye-bye. Binigyan ko lang kayo ng konting tips. Depende sa inyo kung gusto niyo bang lagyan ng konting sugar.